Yo, what's up mga kabakal? Magandang araw, magandang oras. Kung naman kayo lugar naroon, ano? Maraming salamat sa Diyos sa panibagong oras na ito, panibagong araw, panibagong video. At nagkasama na naman tayo mga kabakal. So yun mga kabakal, yun, supportan nyo ulit ako, no? Sana nandiyan pa rin kayo at di kayo nagsasawa sa pagmumukha ko. So yun mga kabakal, samahan nyo ako. Ang gagawin natin ngayon ay 3F. Vertical tayo ngayon mga kabakal. So ayan mga kabakal, meron tayo ritong hinanda ulit na plate, practice plate natin. So ito, bago na naman ito. Yung una natin, ayun, nandun sa lamesa. Yung 1F, 2F natin na ginawa. So, ito, gagawin natin, magti-3F tayo. Which is a vertical position ito. So, ano ba yung 3F na tinatawag? Ito yung vertical position na pilot weld. Ayan. So, yung pilot, yan pa rin yung welding niya. Tapos, yung position tinatawag na 3F ay vertical. At ang joining process niya, ganun pa rin, T-joint pa rin yung gamit natin, pero nakaposition siya ng vertical. So ito, susukatin muna natin kasi mamaya mayroon na namang naduduling dyan. Kung sabihin kong 10mm, sasabihin naman nila 20mm or 15mm. So ito, para mas clear, susukatin natin 10mm yung gamit natin. Pero depende pa rin sa inyo kung anong materials ang available sa inyong mga lugar, sa inyong shop. Kung gagawin mo lang naman na practice plate, same procedure naman yung gagawin mo, okay lang yon. Magkakatalo lang naman yan sa amperaheng gagamitin mo. Yung mga kabakal, pansinin nyo kapag tama yung amperahe mo para sa bakal, pakinggan nyo yung tunog. Pero hindi ibig sabihin na maganda na yung magiging welding na kalalabasan ng welding nyo. Pakinggan nyo yung tunog para kayo nagpiprito ng isda or nagpiprito kayo ng fried chicken. Yung electrode natin, hindi tayo nagwe-waving, so straight lang yung ano natin, no? Alalay lang tayo habang nauubos yung electrode. So ayan mga kabakal, pansinin nyo yung kulay itim. So normal lang yan. Kasi normal lang yan habang inuhukay niya yung malalim na parte. Sa pagbe-vertical mga kabakal o sa pagbe-welding, napaka-importante yung nakikita mo yung lusaw ng bakal mo, yung maliwanag, yung nakikita mong tunaw ng bakal. So para makita mo yun, kailangan mo talagang gumamit ng dark glass para makita mo yung natutunaw na bakal. Eh mga kabakal, ano, mahirap mag-welding kapag yung position, importante kasi sa pag-welding mga kabakal. Kung gusto mong maganda yung appearance ng welding mo, kailangan nasa tamang angulo ka, nasa tamang position yung katawan mo, hindi naiipit katulad nito. Yan, ito kasi yung videographer natin, tapos na yun yung wini-welding ko. Tapos ito yung videographer natin, nandito ako, yan. Tapos nakaganyan ako ganun ko yung cellphone, kaya medyo nahirapan ako pumusisyon. Nahirapan ako pumesto mga kabakal, kaya
importante sa pag-welding, lalo na pag mag-vertical ka, tapos magka-cupping ka yan. Yung cupping kasi yun yung finishing, kailangan maganda yung appearance ng iyong cupping para matuwa naman yung supervisor mo or yung QC na titingin sa welding mo. Mga bakal, kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong lalabas na video, no? So yun mga bakal, maraming salamat po sa suporta nyo, sa walang sawang suporta. God bless to all.